はい、皆さんどうもこんにちは、ケビンと申します。よろしくお願いします。今日はみんなの日本語のレッスン49を勉強していきましょう。それでは始めましょう。はい、そう、第1レッスンのランポーの、そう、ウナレッスンなってね、トンボーカブザね、単語です。はい、ということで、これね、一番初めの単語はタクシーです。タクシー、うん、ジョークランゲン、ヒンディタクシー、ヒンディタクシーや、そう、ディとマイブループだよな。利用します。利用します or 利用する。Simply the meaning to use. Use the meeting. グマミル。Then, example, タクシーを利用する。タクシーを利用する。Well, simply long, no? グマミルなん、タクシーがガミルなん。タクシー。先生、エトン利用します。では、マイ使いますでんだよな。To use in 日本語。これ、たま、マイ使いますでんだよな。Verb.Which means to use then. So, 先生、あのピナッカイバニャ。あのポンピナッカイバニャ。ピナッカイバニャ。利用する or 利用します。ito yung ginagamit natin. Well, sa Japanese, madal siyang ginagamit kapag gusto natin gamitin yung function. Function ng mga machine, cellphone, and etc. Well, kung ano mang program na meron, madalas dun siya ginagamit po. Aside from being formal compared to SkyMask, yes, interchangeable siya.Minsan, pinagpapalit-palit po to. And then, si Dio Shimas, may nuance po siya. Kumbaga, gagamitin natin to use something that is available in order to achieve something. Or kumbaga, yung to get an advantage for yourself. Anong ibig sabihin nun? Kumbaga, gagamitin lang natin, iti-take advantage natin yung blah 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 para sa atin, para maging useful, para makakuha tayo ng benefit. May nuance na ganun si Ryo Shimas. Daijobu? Daijobu ka na? And then, itong si Ryo Shimas, well, sa Tagalog yata, minsan, diba, sa mga teleserye, may sinasabi tayo, ginamit ko lang si blah blah blah, yung mga ganun, ito rin yung ginagamit dun. For example, ginamit ko lang tong tao na to para...to achieve something or to get something, ayun din yung, itong Ryo Shimas din po yung ginagamit natin. Like I said, may nuance siya na gagamitin mo yung blah blah or tao, bagay to achieve something or ite-take advantage mo yung para sa sarili mo, para sa benefit mo or kung ano man yun. So, yun po yung nuance ng Ryo Shimas. Medyo mahirap po siya, no? Anyway, 次行きます。はい。次はこれですね。勤めます。Okay, guys. Verb po itong si勤めます。Meaning niya, to work. Tama, to work. For example, 私は、exclude nyo na yan, 日本の会社に勤めています。日本の会社に勤めています。ano ibig sabihin na ito? Nagtatrabaho ko sa kumpanya ng Japan. Yan lang. Ganyan lang kasimple. Sensei, may work din na ibang verb yung hatarakimasu. Tama. Hatarakimasu is also to work. Pero, pakitake note, si tsutomemasu kasi po, ang ibig sabihin nito is nagtatrabaho ka at binibigyan ka po dito ng sweldo. Daijobu? Daijobu? May natatanggap ka na sweldo. Si hatarakimasu naman, depende yan. Tama? Pwedeng nagtatrabaho ka lang pero wala kang kinikitang sweldo. Kumbaga, totally zero. Pwede rin ganun yung income mo. Pero si tsutomemasu, nagtatrabaho ka or binabayaran ka para magtrabaho. Yun po yung nuance ni tsutomemasu. Daijobu desu ka ne? So, ayan, baka magtanong sa ano pong difference ng tsutomemasu, hatarakimasu, shigotoshimasu. So, ayan lang yung brief explanation. Daijobu? Oshite, tsugi. Kore desu. So, dito, sa lesson na kasi na ito, pag-aaralan po natin yung mga humble. Ay, hindi pala humble, yung respectful words. So, dito may panibago tayong sit on. Umupo na, kakemasu. Ayan. Kakemasu. Isu ni kakete kudasai. Isu ni kakete kudasai. Simple lang meaning na ito. Umupo kayo sa upuan or sa chair. Actually, itong isu ni kakete kudasai, madalas po siyang ginagamit na isu ni okake kudasai. Ito yung respectful words or expression. So, dito sa lesson na to, pag-aaralan po natin yung keigo. Mamaya, didiscuss natin. Yosh! De, ito, tsugi ga, kore da ne. So, siguro na-discuss na sa mga previous lesson yung sugoshimasu. So, aside from sobra,
sobrang init, sobrang masarap, pwede rin siya maging spent in English. Spend or pass. 大丈夫? For example, 週末はハワイで過ごすつもりです。週末はハワイで過ごすつもりです。週末、weekend, ハワイ、さハワイで過ごすつもりです。May balak ako or may plan ako na magstay sa Hawaii. Kailan? Sa weekend. Ayan po si tsugoshimasu. Okay, so dito may noun tayo na ryokan desu ne. Japanese style hotel as is. Ryokan. Then dito may bus stop tayo. Ito yung tinatawag na basute desu ne. Basute. Bus stop. 大丈夫かな?So, ito, ano to, babae to, no? 女性ですね。So, dito, may tinatawag tayo na, 奥様, ね? 奥様, wife, 朝ですね。ito yung respectful version ng 奥さん。And then, dito, may word tayo na, たまに。Baka familiar na kayo kay たまに。たまに means once in a while, sometimes. 민산, 大丈夫?たまに食べます。みんさん、細かいがほ。たまに学校を休みます。みんさん、hindi ako pumapasok sa school. 大丈夫? Ayan. So, dito, discuss na din natin itong 部長 and 課長。alam nyo ba yung 社長? 社長、familiar po yata kayo kay 社長, which means president. Presidente ng kumpanya, yung mga ganon. Pero yung presidente ng...bansa, daitoryo naman ang tawag nun in Japanese. So, dito, marami kasing translation itong bucho. So, ilalagay ko na po dito kasi maraming nagtatanong. Ano po ba talaga translation ng bucho? Ayan po yung translation niya. Ayan, manager, director, head of department, and so on. So, depende na lang sa company kung anong gusto nilang tawag sa bucho na yon in English. So, tanong nyo na lang yung company nyo kung head of department ba siya or department manager ba siya.So, depende yan. Depende yung English translation yan. Then, 課長. 次行きます。課長。課長はね、ayan. Section chief, section head, section manager, or manager. Ayan. So, tanongin nyo na lang po yung kumpanya nyo sa Japan kung ano yung English translation ng company ng 課長nila. 大丈夫? Ayan na. Nilagay ko lang. In general, ayan yung meaning ng 部長 and 課長. Siyempre, pinakamataas si 社長. Okay?はい、ということで、ang lesson natin for today is itong 敬語。敬語ですね。So, starting today, 敬語なポ。Lesson 49, Lesson 50, 敬語ななポ。By the way, hindi po natin i-discuss lahat ng 敬語。Sobrang mahirap po ng 敬語。So, share ko lang, hindi lahat ng native speaker na Hapon. Native speaker na Hapon, or kahit siguro yung mga nagtuturo ng Japanese din, master nila ang 敬語。Mahirap po kasi ang 敬語, kahit native speaker, nagkakamali din po siya. Daijoubu? Sa mga gusto mag-take ng business, ang tawag dito, Japanese for business, ito yung usually yung pinag-aaralan po nila or kailangan pag-aralan yung 敬語. Kumbaga, introduction lang po itong lesson 49 and lesson 50 sa Minnano Nihongo. Ah, by the way, share ko lang, hindi ko rin po master ang敬語. Although nakatira ako sa Japan like for 10 years, yes. Aminin ko, hindi ko yan master. Niger. Siguro, kahit siguro yung sensei nyo na ituturo to, hindi rin master. Usually po, nagtuturo ng Japanese for business or ang 敬語, yung mga native speaker talaga na pinag-aralan yung 敬語, well, yun yung mga master talaga nila to. Anyway, let's proceed. So, simple lang. Intro lang to. Huwag na tayo masyado mag-deep in dito sa 敬語. By the way, ang 敬語, ang direct translation niya is honorific expression. So, kung familiar kayo sa mga history ng Japan, makes sense kung bakit sila may ganito na lengguahe. By the way, ang 敬語, dito sa Minnano Nihongo, hinahati siya ng tatlo. Pero kung pag-aaralan mo talaga ang 敬語, actually lima po yan. So, pakita ko na yung tatlo. Una, yung pag-aaralan po natin is itong 尊敬語. 尊敬語 means respectful expression. Kumbaga, magpapakita ka ng respect dun sa tao na yun, sa higher position, customer, and etc. Next, sa lesson 50, ito yung pag-aaralan natin, itong
Kenjogo, etong humble expression. Magpapaka-humble po tayo this time. Sabihin na natin kahit ayaw mo, pero mas importante to compare kay Sonke Go. And then, from lesson 1 up to this point, ito yung pinag-aaralan po natin. Etong teinego or polite expression. So, ayan. So, dito, naging lima yan. Actually, may ang Kenjogo, Kenjogo 1, Kenjogo 2 pa to eh. May isa pa, nakalimutan ko na yung isa. Anyway, sa mga gusto mag-aaral ng Keigo, yung Keigo talaga mismo, well, kailangan nyo talaga mag-take ng ibang course. Kasi, ulitin ko, kung may Nihongo, may Keigo. Different language sila. Guys, okay? Yosh, so discuss na natin yung Sonkego. Ayan. Sonkego, ne? So, dito sa lesson 40 na ito yung pag-aaralan natin. Konting tikim lang to ng Sonkego, ah. Kasi, like I said, sobrang dami nito. Anyway, Sonkego, like I said before, it is a respectful expression. So, kailan ba natin ginagamit ang Sonkego? Ayan, obviously, to show respect to someone of higher position. Sino ba itong mga higher position? Boss, president, manager mo, sino pa? Pwede rin yung mga hindi mo kilala, pwede rin yung mga anak ng boss mo, and etc. Well, in general, higher position compared sa'yo. Pwede rin sa sensei mo, pwede rin yung parents mo. So, anong ibig sabihin ng arrow na to? Well, technically, itinataas po natin, bakit ang Tagalog ko, itinataas po natin yung tao na yon. Anong ibig sabihin nun? For example, may kaibigan ako. Well, in general, kapag nakikita kami, kaibigan kami. Pero imagine nyo, one time, yung kaibigan mo na yon, pumunta siya dun sa store mo. Dun sa store mo kung saan ka nagbi-business. So this time, customer mo na siya. You have to treat him or her as your customer. In general, you have to show some respect to that person. Kumbaga, itataas mo na siya. Well, in short, kapag labas nyo ng store siguro na yon, back to same level kayo, pero since customer mo siya, itataas mo siya ngayon. Ayan yung Sonkego. Mas mataas na siya. Kumbaga, kung nung kaibigan kayo, sundalo kayo, pero nung pumasok siya dun sa business mo, naging hari na siya, naging king na siya. Ayan po yung Sonkego. Well, normal. For example, normal. Sumimasen, Hamaguchi-san imasu ka? Sumimasen, Hamaguchi-san imasu ka? Excuse me, nandiyan po ba si Mr. Hamaguchi? Yan yung direct translation yan. Ayun yung alam natin, N5 lang. Pero kapag gagamit tayo ng Sonkego, like I said, kailangan natin magpakita ng respect to that person. Tama? So instead na imasu ka ang gagamitin natin, ito na po yung gagamitin natin. Sumimasen, Hamaguchi-san irasshaimasu ka? Sumimasen, Hamaguchi-san, irasshaimasu ka? Ayan po yung sample ng Sonkego. Anong ibig sabihin nito? Same lang ng meaning. Excuse me, nandyan po ba si Mr. Hamaguchi? Ayan po yung Sonkego. Dahil Jogo, hindi ko sure kung sa Tagalog is opo, po lang yata. Well, sa English, wala namang ganito. Okay, so ito yung mahalaga. Si Sonkego, ginagamit natin siya. To someone or to the person performing the action or in the state mentioned. Anong ibig sabihin nun? For example, gusto kong i-describe na kumakain si boss. Kumakain si boss. As a respect, kailangan kong gumamit ng Sonkego. So, dun natin gagamitin yung Sonkego. Kumakain po si boss. Tama? Isa pa. Ano pa bang pwede? Favorite ni boss ang Nihongo. Magaling siya sa Nihongo. Ayun din, dun natin din ginagamit ang Sonkego. Kung gusto natin i-describe yung ginagawa ng tao na yon or yung state ng tao na yon, yun po, dun po natin ginagamit ang Sonkego. Hindi po natin siya ginagamit sa sarili po natin. Kasi yung pang sarili natin, Kenjogo ang ginagamit. Yung humble expression, which is nasa lesson 50 naman po yun. Malinaw po tayo. Ingat po tayo sa paggamit nito.
Yosh! So, tingnan natin this time. So, for example, ito po ako. And then dito, may babae, coworker ko. Imagine nyo lang, coworker ko, si Yuka-san. Pangalan niya Yuka-san. And then, 6 o'clock na, or 6 p.m. na sa Japan. Well, uwi na in short. Sabi ni Yuka-san, o saki ni shitsurei shimasu. O saki ni shitsurei shimasu. Ibig sabihin lang yan, mauna na po ako. Okay, tama. So, i-describe ko lang siya. Umuwi na si Yuka-san. Yuka-san wa kaerimashita. Yuka-san wa kaerimashita. Umuwi na si Miss Yuka. Si Yuka. And then, sumunod, si yung bucho naman. Sabi ni bucho, osaki. Osaki. Which means, mauna na din ako. Yan lang din yung meaning ng osaki. Casual lang yan. Tama? And then, gusto ko i-describe. Bucho wa kaerimashita. Bucho wa kaerimashita. Umuwi na si manager. Tama, bucho wa kaerimashita. Okay, ang tanong ko, sino mas mataas yung status dito? Si bucho ba o si Yuka-san? Siyempre, si bucho. Sino mas mataas sa amin? Si bucho. Tama? So, as a respect, kailangan kong gamitan ng sonkego, yung respectful expression. Instead na bucho wa kaerimashita, as a respect, kailangan kong sabihin na bucho wa kaerimashita this time. Bucho wa kaerimashita. Umuwi na po si manager. Same lang yan ng meaning. Pero in terms of respect, mas mataas to. Okay? Yosh, isa pa. So dito, si Mr. Miller, co-worker ko lang. Same lang kami ng level. So technically, gusto kong i-describe kung ano yung ginagawa niya. Ano bang ginagawa niya? Nagbabasa ng diaryo or ng newspaper. Mira-san wa shinbun o yondeimasu. Mira-san wa shinbun o yondeimasu. Simple na translation. Nagbabasa ng newspaper si Mr. Miller. Next, si Bucho naman, yung manager. Anong ginagawa niya? Nagbabasa din ng diaryo, ng newspaper. Bucho wa shinbun o yonde imasu. Since mas mataas yung status sa kanya ni Bucho, as a respect, instead na yonde imasu, Bucho wa shinbun o yomarete imasu dapat ang sasabihin natin. So, anong mapapansin nyo sa verb natin? Parang familiar siya, no? Conjugation siya. Anong klaseng form to? Isa pa. Si Mr. Miller, anong gagawin niya? Mukhang may iinumin siya, no? So, mira-san wa kocha o nomimasu. Dinescribe ko lang. Mira-san wa kocha o nomimasu. Iinom ng black tea si Mr. Miller. Kung gusto nyo, pwede nyo sabihin na kocha o nomu tokoro desu. Nomu tokoro desu. So, si kacho. Sabihin na natin yung kacho na section head siya. And then, anong gagawin niya? Iinom siya ng kape. Kacho wa kohi o nomaremasu. Kacho wa kohi o nomaremasu. Iinom ng kape yung section head. Daijoubu? So, dito, kung napansin nyo, yung simple, yung sonkego. Yung respectful expression. Equivalent lang siya ng passive form. Ayan. Uulitin ko po, equivalent siya ng passive form. Daijo. Pero siguro sa lesson 37 yata natin pinag-aralan tong passive form na yon. So, yung passive form na pala, yung respectful expression na din pala po yun. Yes, tama po kayo doon. Pero, pakitake note, ito yung simple way para gumamit ng humble expression in Japanese using passive form. Daijoubu? Ito yung pinakamadaling paraan para gumamit ng respectful expression gamit ang passive form. Pakitake note ta, kasi marami pang ibang way or usage. Ayan. So, pakitake note, ito yung checkpoint natin. For example, the manager asked me. I was asked by the manager. May sentence na ganyan. Tinanong ako ng manager. For example lang yan, ha? Ito yung passive natin na pinag-aralan natin. Watashi wa, or omit lang natin, bucho ni kikaremashita. Ito yung passive. Tama? Pero kung gusto, pwede ko rin siyang gawin na, ano, na humble, I mean, ng respectful expression. Simple lang. For example, the manager asked. Nagtanong si manager. Ayan yung pwede kong gamitin. Bucho wa kikaremashita. Bucho wa kikaremashita. Ayan. Pakitake note. Usually sa passive na sentence kasi, naka-indicate yung ni particle dyan. Ayan na. Pakitake note po yung difference nila. Okay. So, dito kasi sa paggamit ng passive form, may kailangan tayong ingatan. For example,
arimas, irimas, wakarimas, and etc. Ito yung mga stative verb. By the way, yung irimas means kailangan, need. Daijoubu? Isa pa, itong mga kakeru, dekiru, nomeru. Daijoubu? Itong mga potential verb or and itong mga stative verb, hindi po natin pwedeng gamitan ng passive form po ito. Daijoubu? Ito yung kailangan po natin ingatan. So, hindi siya pwedeng maging kakerareru. Parang pinilit mo siyang gawing respectful expression. Pero mali po yun. Daijoubu? Yosh, so let's assume na familiar ka na or magaling ka na dun sa conjugation ng passive form. So, describe natin. Ayan. Bucho wa mainichi nikki o kaite imasu. Bucho wa mainichi nikki o kaite imasu. Yan yung simple sentence lang. And five. Bucho, manager, mainichi, everyday, nikki, diary, o kaite imasu, nagsusulat. So, dito, as a respect, ayan yung mangyayari. Bucho wa mainichi nikki o kakarete imasu. Bucho wa mainichi nikki o kakarete imasu. So, araw-araw, nagsusulat ng diary si manager. By the way, same lang po ito ng meaning, kaite imasu and kakarete imasu. 大丈夫? Mas, 次は, ayan, 課長はタバコをやめました。課長はタバコをやめました。課長、sabihin na natin na section head, タバコ、ヨシ、やめました。トミゲルさヨシし、課長、yung section head. 大丈夫、nag-quit siya. So, as a respect, 課長はタバコをやめられました。課長はタバコをやめられました。大丈夫、いさぱ。部長は会議に参加しませんでした。部長は会議に参加しませんでした。Ayan, si manager, 会議、meeting, 参加しませんでした。Hindi siya umatend, hindi siya nag-participate. As a respect, gagawin ko siya ganito. 部長は今日の会議に参加されませんでした。部長は今日の会議に参加されませんでした。Hindi siya nag-participate sa meeting ngayong araw. 大丈夫? And then, isa pa. 先生は駅前に家を買いました。先生は駅前に家を買いました。Bumili ng bahay si 先生。Saan nakolocate yung bahay na yun dun sa harap ng train station? Hindi siya bumili sa harap ng train station, ha? Yung bahay niya nandun sa harap ng train station. So, as a respect, 先生は駅前に家を買われました。Ayan. So, dito, gumamit tayo ng passive form. 大丈夫ですかね? よし! So, next sentence pattern. Ito naman, o plus verb stem or mass verb, burahin natin yung mass, then ni narimasu. O, ulitin ko, nasa respectful expression pa rin po tayo. So, anong pinagkaiba niya dun sa previous passive lesson natin? For example, ayan, ito si Bucho, ne? Bucho wa kaerarimashita. Diniscribe ko lang po. Bucho wa kaerarimashita. Umuwi na si manager. Pero this time, nandito si Shacho yung president. Mas mataas na siya compare kay Bucho. So, ang tanong ko, pwede ba itong gamitin? 社長は変えられました。社長は変えられました。大丈夫? So, meaning lang yan, umuwi na po yung president. So, technically, mas mataas na yung status ni 社長 compare kay 部長. So, instead na passive form ang gamitin natin to show more respect, ito na po yung gagamitin natin. Instead na kairare masta or passive form, magiging ganto na siya. 社長はお帰りになりました。社長はお帰りになりました。Umuwi na po si president. Same lang po sila ng meaning, pero in terms of level, sabihin na natin yung passive form, level 3 yung respectful niya, yung respect niya nasa level 3, pero this time nasa level 5 naman. Mas respectful to. 大丈夫? Then, 次は, ayan.
So, diniscribe ko lang na nagbasa ng newspaper si Bucho. Bucho wa shinbun wo yomaremashita. Tapos na siya, ha? Bucho wa shinbun wo yomaremashita. Nagbasa ng newspaper si Bucho, si manager. Pero this time, si Shacho. Shacho wa shinbun wo yomaremashita. Shacho wa shinbun wo yomaremashita. Nagbasa ng newspaper si President. Pero to show more respect, instead na passive form, ito po yung gagamitin natin. 社長は新聞をお読みになりました。社長は新聞をお読みになりました。So, pareho lang po ng meaning, pero kung ito level 3 yung respect po niya, yung respect niya dito nasa level 5 na po. Invento ko lang yung level, ha? So, dito po papasok yung lesson natin na O plus verb stem or mass verb. Verb stem, kailangan natin burahin yung mas. Ayan, then plus ni naribas. So, ulitin ko lang po yung passive form na yomaremas. So, oyomi ni narimas na siya this time. Ulitin ko, kung ang respectful level ng passive is level 3, ang oyomi ni narimas is level 5 na po siya this time. Invento ko lang yung level, ha? Kumbaga, mas respectful na tong o plus verb stem plus ni narimas. So, practice lang. Kaerimasu, uuwi. Ano mangyayari? Burahin lang natin si mas, dagdag o, then dagdag ng ni narimas, magiging o kairi ni narimas, uwe. Yamemas, titigil, burahin nyo mas, o yame ni narimas, titigil po. Isogimas, magmadali, isogimas, be hurry, magiging o isogi ni narimas, o isogi ni narimas na siya this time. Ano masasabi niyo so far? Ang hirap po ng keigo, di ba? Parang okay ka na sa mas and this, di ba? Tama? Hi! So, dito, may kailangan po tayong ingatan. For example, itong shimas, kimas, well, technically group 3, and itong mga verb na nemas, mimas, imas, kumbaga, bago magmas, isang letter lang siya. Ayan, mga nemas, mimas, imas, and etc. Hindi po natin pwede applyan ng sentence pattern na po na ito. Bakit, sensei? Wait ka lang. Mamaya may naghihintay pa. Itong mga shimas-kimas na to, may equivalent na respectful word yan. May equivalent yan na expression. Yung mga special yon. Yun talaga literal ang kailangan matandaan. So, for example, dekimas. Pwede natin gamitan tong sentence pattern na to. O deki ni narimas. O deki ni narimasu. Dahil joke, dekimasu, pwede natin gamitan ng sentence pattern na to. Ah. Unlike kanina dun sa passive, hindi natin siya pwedeng gamitan. And then, wakarimasu, stative verb, pwede po natin siya gamitan ng sentence pattern na to. O wakari ni narimasu. Naiintindihan ko, o deki narimasu, kaya. Dahil joke. Yosh. Okay, so for example, nagtanong yung shine, yung staff, kay Shacho, coffee o nomi ni narimasu ka? Coffee o nomi ni narimasu ka? Iinom po ba kayo ng kape? Yan yung tanong niya. Sabi ni Shacho, o nomi ni narimasu. O nomi ni narimasu. Uulitin ko, nasa respectful expression pa rin tayo. Hindi natin pwedeng gamitin sa sarili natin to. Si Shacho, mali yan. Hindi mo pwedeng sabihin ng o nomi ni narimasu. Instead, pwede mo nang sagutin ng normal na lang. Nomimasu. Nomu. So, ikaw na bahala. Ikaw na bahala siya kung anong gusto mong sagot. Daijoubu desu ka ne? Ayan. Ingat lang tayo dito. Hi! ということで, tignan natin yung example. So, dito guys, sabihin na natin na magtatanong po tayo. Yung scenario natin, magtatanong tayo. Pero dito, may binigay na ako na sentence. So, let's say, magtatanongin natin si Bucho. Ayan yung sentence. Itsu Yoshida-san ni aimasu ka? Ayan yung simple lang. Yung polite expression. Pero, try natin i-apply yung sentence pattern kanina. So, to show respect, Itsu Yoshida-san ni owai ni narimasu ka? Itsu Yoshida-san ni owai ni narimasu ka? Kailan mo po kikitain si Mr. Yoshida-san? Yoshida-san yata yung Filipino accent. Yoshida-san. Pero, Yoshida-san yung Japanese accent, ha? Naijoubu? よし、次は、OK. Mukhang pagod si Shacho or si Bucho. Gusto natin magtanong kung napagod siya or pagod siya. Tsukaremashita ka? Yan yung polite expression. As a respect,
お疲れになりましたか？お疲れになりましたか？Pagod na po ba kayo? Ay. Okay, so this time, tanungin naman natin si Bucho. Mukhang tumigil na siya sa ala. So, tanungin natin, Itsu osake o yame mashita ka? Itsu osake o yame mashita ka? Oh, try natin direct translation. Itsu, kailan, yame mashita ka? Tumigil, osake, alak. Kailan, tumigil, alak. Daijoubu yung direct translation, ha? So, tanungin natin kung kailan siya tumigil sa alak. Itsu osake o oyame ni narimashita ka? いつお酒をおやめになりましたか？Kailan po kayo tumigil sa pag-inom ng alak? 大丈夫 guys? Porket walang nomimas or mga verb dito, automatic. Direct translation, 違うよ。When did you quit drinking alcohol? Okay, so itong o plus verb stem plus になります。Siyempre hindi lang siya sa pagtanong, pwede rin mo siyang gamitin sa pag-describe din. 大丈夫？Sadyang yung scenario lang natin po dito is nagtanong lang po tayo. Daijoubu desu ka? Nakakasunod po so far. And then, tsukareta. Sonkeigo. Ayan, special naman po tayo. Ito yung mahirap sa keigo, may mga special. Well, in general, sa Japanese, maraming special words. So, ano ba itong mga special na to? For example, gusto ko ulit magtanong. Sorry guys kung puro tanong. Pero kasi ito yung madalas eh. For example, sabi dito, Nani o tabemasu ka? Nani o tabemasu ka? Simple lang, no? Ano pong kakainin nyo? Tama? Bucho wa nani o tabemasu ka? Bucho wa nani o tabemasu ka? Ano pong kakainin nyo, manager? Or ano pong kakainin nyo? Ito yung plain lang, normal lang, and fine. Pero, as a respect, instead na nani o tabemasu ka, ganito na siya this time. Nani o meshiagarimasu ka na siya this time. Nani o meshiagarimasu ka? Ano pong kakainin nyo? Your Highness. Joke lang po yung Your Highness. Daijoubu? As a respect, eto na po siya this time. Ito yung mga special. So guys, ang tabemasu, meshiagarimasu na siya this time. Oh, isa pa. So dito, tinanong ko si Bucho. Si manager na, Bucho wa golf o shimasu ka? Golf o shimasu ka? Nag-golf po ba kayo? Ngayon yung tanong ko. Pero, hindi pwede yun. Magiging rude tayo. Pero to show respect, so instead na shimasu ka, magiging, Bucho wa golf o nasaimasu ka? Golf o nasaimasu ka na siya this time. Naglalaro po ba kayo ng golf? Ayan na siya. Nasukashi ne, hirap po, no? Ito yung tinatawag na tokubetsu sonkeigo. Tokubetsu means special. 大丈夫? Respectful words. Sorry guys, dito talaga kailangan nyo po i-memorize tong mga words na to. At least, for example, tabemasu, nomimasu. Tabemasu and nomimasu. Ang sonkeigo po talaga nito is ito po. Meshiagarimasu po talaga dapat. Meshiagarimasu. 大丈夫? Ito pang ikimasu. Kimasu and imasu, ang sonkeigo niya or respectful expression niya is dapat irasshaimasu dapat siya. Irasshaimasu. Dictionary form, plain form, irasharu. Daijoubu, hindi siya irasshaimasu ya, yung naririnig niya na welcome. Yung irasshaimasu na yun, yes, it's a keigo po yun. Ayan. And then imasu, to say, sabihin, magiging oshaimasu na siya this time. Oshaimasu. Plain form niya, osharu. Ano pa? Shitteimasu. No, alam ko. Shitteimasu. Pero ang sonkeigo niya, respectful expression niya is gozonji desu na siya this time. Gozonji desu. Plain niya, gozonji da. Gozonji desu, gozonji da. Ulitin ko po. Purely memorize dito. Meshiagarimasu, irasshaimasu, oshaimasu, gozonji desu. 大丈夫? And then, bigyan natin ng comparison. Ang passive na unang pinag-aralan natin, ito yung pinaka-hindi, ito yung, kung ang passive is level 3, ang o plus verb stem plus ninarimasu, level 5, itong mga special na to, ito na yung pinaka
Kumbaga, level 8 na siya. Level 3, level 5, level 8. Ito na yung pinaka-respectful words. Dahil joke. Ulitin ko, special po tong mga to. So, dagdagan pa natin. Mimas, to see, to look. Ang Tokubetsu song keigo niya is mahaba. Goran ni narimasu. Goran ni narimasu. Plain niya, goran ni naru lang po siya. Ah, goran ni naru. Shimasu, like I said, hindi natin pwede apply dito yung ano, diba? Yung o plus verb stem plus ni narimasu. Kasi may special siya, may equivalent siya na nasaimasu this time. Nasaimasu. Plain niya, nasaru. Ingat po kayo, ah. Nasaimasu, nasaru yung plain niya. Kuremasu, receive, kuremasu, magiging kudasaimasu na siya this time. Ingat kayo, kudasaimasu, plain niya, kudasaru. Daijoubu kana? And then, ayan yung summary niya. Ikimasu, kimasu, imasu, irasshaimasu, tabemasu, nomimasu, meshiagarimasu, iimasu, oshaimasu, shitteimasu, gozonji desu, mimasu, goran ninarimasu, shimasu, nasaimasu, kuremasu, kudasaimasu. Ulitin ko, purely memorize. 大丈夫? Purely memorize po itong mga to. Okay, so apply natin. Kapag try natin apply sa conversation. For example, ayan, dito may hint na tayo. Bucho wa party ni ikimashita ka? Ayan, for example, may nagtanong, itong si kuya, nagtanong dito sa coworker niya kung pumunta na ba daw sa party si Bucho, yung manager. So, ano ulit yung song keigo na ikimasu, di ba? Irasshaimasu da yo ne, irasshaimasu. Bucho wa party ni irasshaimashita ka? Bucho wa party ni irasshaimashita ka? Simple lang, same lang to na meaning. Pumunta na po ba sa party si Bucho? Sagot ko, positive, maru ne, maru. Hai, irasshatta to omoimasu. Hai, irasshatta to omoimasu. Yes, sa tingin ko po, pumunta na po siya. Daijoubu, ulitin ko, bakit sila gumamit ng song keigo dito? Dinidescribe lang po nila si Bucho to show a respect. Daijoubu? Okay. Yosh. 次はこれですね。社長は今朝のニュースを見ましたか？社長は今朝のニュースを見ましたか？Ayan. So, magtatanong tayo na kung napanood na ba ni社長、ni president, yung alin, yung news kaninang umaga, kesa. So, as a respect, ang mimas is goran になりますだよね。社長は今朝のニュースをご覧になりましたか？社長は今朝のニュースをご覧になりましたか？Napanood na po ba ni 社長yung news kaninang umaga? So, ang sagot po ni ate is positive since it's a maru. So, ayan yung sagot niya. Hai, goran ninatta to omoimasu. Hai, goran ninatta to omoimasu. Sa tingin ko, napanood niya na po. This time, magtatanong naman tayo kung umiinom ba ng beer si Bucho. Bucho wa biru o meshiagarimasu ka? Bucho wa biru o meshiagarimasu ka? Ayan, umiinom po ba ng beer si Bucho, si manager? This time, negative. Iie, meshiagaranai to omoimasu. Iie, meshiagaranai to omoimasu. Sensei, bakit naging nai? Kapag gumagamit tayo ng to, omoimasu, di ba? Naka-plain form po tayo. Daijoubu? Ayan. Eto, kore saigo ka na. Bucho wa tennis o shimasu ka? Naglalaro po ba ng tennis si manager, si Bucho? So, as a respect, Bucho wa tennis o nasaimasu ka? Bucho wa tennis o nasaimasu ka? Naglalaro po ba ng tennis si Bucho? Negative. Iie, nasaranai to omoimasu. Iie, nasaranai to omoimasu. Sa tingin ko, hindi po siya naglalaro. Okay, so ito po yung tokubetsu song keigo. At least memorize lang po natin. Diba sa JLPT, ang mga keigo, song keigo, kenjogo, mga 3 items lang yata usually. Yosh, and then yung last sentence pattern natin, ito ulit. Itong o plus ayun, verb stem ulit, then kudasai naman this time.
Okay かな? For example, nagtanong po ako, Sumimasen, doko de mateba ii desu ka? Sumimasen, doko de mateba ii desu ka? Excuse me, saan po ba ako maghihintay dapat? Saan po ba ako maghihintay? Ayun yung tanong ko. Then sabi sa akin ni Kuya, itong nice guy na to, since customer niya naman ako, ayan, kochira de matte kudasai. Kochira de matte kudasai. Maghintay po kayo dito. Okay guys, ito N5 lang to, no? Matte kudasai. Please wait. Kochira, ito yung mas polite version ng kochi da yo ne. So dito, since ako ay customer niya, so kailangan niya magpakita ng respect. So instead na kochira de matte kudasai, ito yung level, let's say level 3 na lang, gawin natin level 5. So magiging kochira de omachi kudasai. こちらでお待ちください。Ayan. So, kung siguro yung mga nakapunta na po sa Japan, kung pumupunta kayo or kung namimili kayo, well, naririnig nyo po ito madalas, お待ちください。Hindi ko sure, ah. Yosh. Then, next. Nagtanong ulit ako. すみません、どこの部屋に入ればいい?すみません、どこの部屋に入ればいい? Excuse me. Saan po ba ako dapat papasok?Saan po ba ako? Saan kwarto ba ako dapat papasok? Ayan yung tanong ko. Sabi niya sa akin, kochira no heya ni haitte kudasai. Kochira no heya ni haitte kudasai. Dito po kayo pumasok. Pero, since customer niya ako, well, kailangan niya magpakita ng respect to the next level. So, instead na haitte kudasai, mas respectful tong kochira no heya ni ohairi kudasai. Kochira no heya niお入りください。Dito po kayo pumasok. Ditong kwarto po kayo pumasok. Ayan. So, ito po yung sentence pattern na O plus verb stem plus ください. Imagine nyo na lang yung T form plus ください. Mas ginawa lang natin super duper polite. Daijoru? Ayan. So, dito, for example,Ayan. こちらのグラフを見てください。Ito yung alam natin. こちらのグラフを見てください。Tignan nyo po itong graph na to. Graph ne? Graph eh? Graph. Pero, to show more respect sa mga kausap ko, pwede kong sabihin na, こちらのグラフをご覧になってください。Ayan. Ayan yung special kanina, di ba? Yung mimas kasi is ご覧になります。So, in-apply ko siya. ご覧になってください。Tingnan nyo po yung graph na to. Tama? Pwede yan, ha? Pwede yan, guys. Pero, personally, ang haba, ご覧になってください。Why not? Paikliin ko na lang. Pwede kong sabihin na, こちらのグラフをご覧ください。こちらのグラフをご覧ください。大丈夫?ang見てください。Sabihin na natin yung respectful level niya is level 3. Itongてください。itong ご覧になってください。ご覧ください。Well, level 5 na siya. Invento ko lang yung level, ha? Okay. Yosh. Ayan, uketsuke. 大丈夫かな? So, sabi sa uketsuke, こちらの椅子にかけてください。Ayan, ito yung madalas yung maririnig kapag nasa Japan na po tayo. こちらの椅子にかけてください。Simple lang, umupo kayo sa upuan na to. So, to show more respect,Ayan yung mangyayari. こちらの椅子におかけください。こちらの椅子におかけください。Ayan na siya. 大丈夫? Itong おかけください、madalas nakaset na yan with 椅子におかけください。Instead na かけてください、mas madalas nyo itong maririnig, itong おかけください。Isa pa. So dito,nagpapasulat siya. こちらに名前をお名前を書いてください。Isulat nyo po yung pangalan nyo dito. Well, pwede. To show more respect, magiging こちらにお名前をお書きくださいなsiya this time. Same lang din ang meaning. Level 5 lang yung respect niya. よし。次はこれですね。あちらのトイレを使ってください。あちらのトイレを使ってください。Gamitin nyo po yung CR doon. 大丈夫? To show more respect, あちらのトイレをお使いください。あちらのトイレをお使いください。大丈夫かな? はいやー。よし。で、最後。
mahaba. Ito na yung extra lang po to, guys. Uulitin ko, kahit po ako, kahit mga native or even yung teacher nyo, hindi po to master. Daijoubu? Itong o plus go. Ayan. So, discuss lang po natin. So, from previous lesson, so, anong ginagamit natin? Verb, madalas yung ginagamit natin. Tama? Kanina? Yung mga respectful expression natin, more on verb ang ginagamit natin. Actually, hindi lang verb ang pwede natin gawing respectful expression. Pwede rin yung noun or adjective. So, dito natin ginagamit yung o, pati itong go na to. So, recall lang natin. Kunyomi, ito yung Japanese reading ng kanji. Tama? Onyomi, ito yung Chinese reading ng kanji. Sobrang interesting ng history ng Nihongo. Anyway, for example, itong kanji, ito yama da yo ne. Ang kunyomi nito is yama, mountain. Ang onyomi, Chinese reading is san. Daijoubu? San da yo ne. Ayan. So dito, recall lang, nagamitin natin itong concept na to. So, kailan man natin itong ginagamit itong o pati go na to? Ayan. So, by definition, sabi ng definition, kapag daw yung word na yung noun na yon or mga adjective na yon, kapag Japanese reading daw, o ang ginagamit. For example, ito, kane da yun eh. Kane means pera. Daijoubu? Yung mas respectful version yan is yung okane. Okane, which means money pa rin, pera pa rin. So, tayo guys, siguro nasanay na tayo na kapag pera, ang Japanese is okane. Yun pala, naka-respectful expression pala yon. Originally, kane talaga siya. Daijoubu? Naging okane. Ayan. So, isa pa. Ito, shinsetsu. Shinsetsu. Ano to? Chinese reading to. Shinsetsu means kind. Daijoubu? Shinsetsu is kind and at the same time, adjective to. Na adjective. Ang respectful equivalent niya is go-shin-setsu. Go-shin-setsu. Daijoubu? Go-shin-setsu. Ayan. So, ayun yung gustong sabihin by definition. Kapag Japanese word or Japanese reading, o ang ginagamit. Kapag Chinese reading or Chinese word, go po yung dinadagdag natin. But guys, etong o pati go na to, hindi lahat ng words pwede nyo pong lagyan ng o pati go. Uulitin ko, bilang lang po to. Eh, sense, paano ko malalaman kung maglalagay ko ng o and go? Well, simple lang sagot ko dyan. Well, kailangan mo lang i-memorize kung ano yung may o and go. Eh, sense, mukhang madami. Yeah, hindi naman lahat may o and go. So, bilang lang din po yan. Kung gusto mong malaman, mag-enroll ka dun sa Japanese for Business or mag-enroll ka dun sa Keigo class, ayun, ituturo yan for sure. Daijoubu? And then, ito pa. Itong definition nga ng o pati go, minsan hindi yan applicable. For example, itong henji. Henji means reply yan. In English, reply. Chinese word to. Actually, Chinese word or Chinese reading rather. Itong henji na to, pwede siyang maging ohenji, pwede rin gohenji minsan. Ayan. So, ulitin ko, hindi lahat applicable. Daijoubu, by definition, o with Japanese word, go with Chinese words. May mga words din na pwede both applicable. Ayan. And then, para sa mga gusto pang aralin tungkol dito, like I said before, good luck, enroll na lang kayo sa Keigo class. And then dito, papakita ko lang, may mga word, ito yung list. May et cetera pa to, may et cetera pa. May mga verb din na ginagamit natin ng o, odenwa shimasu, kaijo odenwa shimasu, tatawag, omachi shimasu, maghihintay, ayan. Then may mga adjective din, osuki, yung suki, o pa lang ginagamit dito, yung kirai, o kirai, yung genki, ayan, genki desu ka, o genki desu ka, ayun yung mas respectful. O tsukare, o isogi. Then, kung mapapansin nyo sa noun, ayan, anong makikita nyo? Ayan, o kane. Yung face, yung kao, o ang ginagamit natin. Well, obvious naman. Yung shokuji din, o shokuji. Ayan, o nomimono to kane. O bento, o tomodachi. Ayan po yung listang o and go. Kinawa ko lang ito sa Keigo na book, pero marami pa po yan, guys.
ini-screenshot ko lang. Hi, then yung sa keigo, yung mga time expression, may equivalent din po na keigo yan. Yung kyo, yung today, magiging honjitsu. Yung kino, yesterday. Saku, jitsu. Yan po yung mga equivalent na keigo expression nila. Ah, guys, ah, by the way, dito extra lang po to. Pinapakita ko lang po to. So, not necessarily na kailangan nyo po i-memorize to, pero pinapakita ko lang po. Extra lang po. And then, so dito po siya nagtatapos. So, ulitin ko po, hindi ko po master ang keigo. Hindi lahat ng native speaker practice ang keigo. Nagkakamali din po sila. Kung gusto niyo po mag-aral ng Japanese for Business, mag-enroll po kayo dun sa, well, siguro most likely mga native teacher na nagtuturo dito. So, well, at least kailangan nyo siguro na magaling kayo sa Nihongo. Keigo is a different language compared to Nihongo. So, dito po nagtatapos ang Minnano Nihongo Lesson 49. それではまた次回の動画でお会いしましょう。